Alright guys, sa mapagpalang araw sa inyong lahat, meron tayong isang reaction video dito kay Speaker Escudero. Pasya ni PBBM sa PUBM. Iginagalang namin pero programa hindi pa kayang ipatupad. Iginagalang na sa Senado ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ituloy ang Public Utility Vehicle Modernization Program sa PUBM sa kabila na hirit ng suspension ayon sa Senate President Francis Escudero na hindi naman tutol ang mga senador sa modernisasyon pero naniniwala silang hindi pahanda ang pamahalaan sa full implementasyon nito. At panoorin po natin ang buong detalye guys dito sa UNTV. I disagree with that because sinasabi nila pinadali. This has been postponed 7 times. The modernization has been postponed for 7 times. Hindi ipatitigil ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang implementasyon ng Public Utility Vehicle Modernization Program. Binigyan diin ng Pangulo na ilang beses nang ipinagpaliban ang pagpapatupad ng programa upang bigyang pagkakataon ang mga jeepney driver at operators na makagawa ng paraan upang makasunod sa kautusan. Dagdag ni PBBM, mas matimbang na sa kanya na pakinggan ang mayorya na nagsasabi na dapat ituloy ang programa. And those that have been objecting or have been crying out and been asking for suspension are in the minority. 80% have already consolidated. So paano naman yung 20% ang magde-decide yung buhay ng 100%. So pakinggan natin yung majority. At ang majority sinasabi, ituloy natin. So that's what we will do. Iginagalang ni Senate President Francis Escudero ang magkaiba nilang pananaw ng Pangulo kaugnay ng PUVMP. Gayunman, naniniwala ang senador na hindi pa lubusang handa ang lahat para dito. Ang punto ko ito, gustuin man ng DOTR sa pananaw ko, hindi nila kayang i-implement. Yung kahilingan yung postpone ay para baliktanawan lamang nila yung proseso. At kung kailan ba talaga ito mapapatupad sa pangkalahatan? Dun sa mga sumunod na, dun sa mga na-implement na, hindi pinapabawi ng Senado yan. Wala sa intensyon ng Senado yan. Wala rin sa intensyon ng Senado ang pigilan yung programa. Anya, marami pang dapat gawin bago tuluyang maipatupad ang Jeepney Modernization Program. Ang sinasabi namin dun sa mga hindi pa, maghinay-hinay hanggat hindi pa kompleto yung ayuda, financing at plano nila. At kapag kompleto na, idituloy na dun sa mga balanse pa. Lahat wala namang nagsabing tutol kami sa modernisasyon mismo. Nais lamang namin ito mapatupad ng maayos at tapat ayon sa intensyon ng modernisasyon mismo. Base sa datos ng Department of Transportation, aabot na sa 83.38% ang consolidation rate ng programa. Kinukompleto na rin ang local public transportation route plan ng PUVMP na siyang magdedetermina kung ilang public utility vehicles ang babiyahe sa isang particular na ruta. Alright guys, napakinggan po natin at natunghayan ang balita na hindi sila magkatugma ni nampasya ni PBM at si Speaker Escudero. Alright, maraming salamat sa panonood at pakikinig dito kay Rob Trip and don't forget to subscribe this channel. This is your friendly neighborhood Rob Trip tayo. Alright, thank you guys and peace out.